day everyone, it's me again, Angelica, and for today's video, gagawa tayo ng turon. Pero, we are asked to level it up, so, di ko alam kung magle-level up ba yung gagawin ko, pero try natin. So, the first thing that we will do is, we will peel the bananas. Ang next step natin ay, dudurugin natin yung saging natin with using a fork. So, pagkatapos natin siyang madurog, isa-set aside natin. And then, ihiwalay-hiwalay naman natin yung wrapper natin. Next naman ay, lalagyan na natin yung ating all-purpose flour. At i-mix natin yung nadurog na banana at saka yung tubig. So, kailangan hindi siya sobrang lamnaw kasi hindi siya mababagot sa wrapper. Malalay lang yung paglalagay ng tubig para hindi sobrang lamnaw. Sobrang lapot niya, kailangan pa natin lagyan ng tubig. So, kailangan ma-achieve muna natin yung tamang lapot at saka bago natin ilalagay yung ating brown sugar at saka yung nadurog na saging. So, ayan. Kapag na-achieve na natin yung ganitong kalapot na mixture, lalagyan na natin yung ating saging. Pagkatapos, pag na-mix na natin siya ng tayo, ilalagay naman natin yung brown sugar. Huwag din natin ilalahat yung 1/4 kasi sobrang tamis nyo. Meron na kasing natural na tamis yung ating banana, so konting adjust na lang ng sugar. So, i-mix natin siya ng anis hanggang maging ganito na siya kalapot. Then, add na lang natin ulit siya ng sugar. Konti lang. Ayan. Tapos, i-mix lang ulit natin para... Ayan, i-mix lang natin ulit siya para masa yung sugar. And then, set aside natin at ready na siyang ilagay sa wrapper. Yan, so guys, tinry ko siya na ibalot, so kaya lang, sobrang lumambot na siya, siguro gawa, naano yung saging, nagkaroon siya, nag-moist, ganun, hindi ko alam, pero tinry ko siya, tapos hindi siya nababalot, so kailangan, dadagdagan lang natin siya ulit ng flour. Kasi, para mag-adjust yung pagka, ano niya, pagkalapot, tsaka i-adjust na din natin yung sweetness niya by adding sugar.
kailangan pala hindi siya sobrang ganito kalambot. Kailangan yung mas, ano pa, yung mababalot talaga siya. I-adjust lang natin. So, konti pa. So, I just add 3 spoon of lard. Yun. So, kailangan lang ahaluin siya natin siya ng maayos kasi may bubuo siya o nabubuo yung flour natin. So, kailangan na maalis yung pagkabubuo niya. So, ayan. Okay na to. Nagdagan pa lang natin siya ulit ng isa pa kasi matutunaw yung sugar natin. So, lalagnaw pa ulit siya. Add natin yung sugar just to adjust then yung kanyang sweetness kasi nadagdagan siya ng flour so nababasan yung tamis niya. So, paglaman natin siya mahalo ng maayos. Yun. Nagbubuo siya. Guys, ito. Yung puti-puti na yan. So, kailangan, maalis natin yan. Yan. So, siguro okay na to. Try natin ulit. So, ayun, pagkatapos natin siyang ilagay sa wrapper, ibalot, ready na siya para iprito. So, ayun guys, luto na ang ating turon de Maruya. Yan. So guys, ito na siya ngayon yung finished product natin na tinatawagin ko siyang turon de Maruya. So kasi, bakit? Kasi, ano, yung loob niya, alam niyo yung parang maruya, yung pinisang saging tapos may harina din, may itlog, kaya lang hindi natin siya nilagyan ng itlog ngayon. Tapos, binalot ko siya sa turon, ay sa wrapper. So, parang ganun. Na ano, para siyang maruya na crispy. So, ayun. Parang pinagsama lang natin siya. So, in fairness, masarap naman yung kinalabasan niya. Thank you sa pagsama sa akin sa journey na to.